Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kabilang sa parte ng buhay ng isang tao dito sa mundo, mga kapatid, ang buhay ay babago-bago. Ang umiikot ang mundo, ika nga. Pero ang totoo niyan, ang kabilang sa hikmah ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa buhay ng tao, ito ay kanyang sinabi, latar kabun na tabakan an tabak. Ito ang bumabaliktad ang mga pangyayari dito sa mundo. Ngayon araw, malakas ka. Tapos kinabukasan, magkataka ka, bigla ka na lamang mahina. Ngayon gabi, masaya ka, mashallah, kasama yung mga brothers, kasama yung mga kapatiran, yung mga sisters, kasama yung kapasisters. Pero after kinaumagahan, biglang lungkot. Hindi mo alam ano yung dahilan. Tapos, mashallah, masigla, walang sakit. Bigla na lamang may sakit na darating. Ganyan yung buhay dito, mga kapatid, sa mundo. Ganyan yung sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Ganyan ng Quran, latarkabun na tabakan an tabak. At inshallah Subhanahu wa Ta'ala, may pag-uusapan tayo rito na kung paano natin bibigyan ng lunas ang kalungkutan. Lahat tayo rito, siguro ang karamihan sa atin dito, hindi kasama ang mga pamilya. Ano po, hindi kasama yung asawa, hindi kasama yung mga anak. Yan yung mga dahilan minsan kung bakit malungkot ang isang tao eh. Homesick, kung tawagin. Pero may mga lunas, mga kapatid, para hindi maging malungkot ang isang tao at matanggal niya. Kung dumating mga ilungkot, malungkot siya, nagdalamhati siya, bigla na lamang mawala yun. Inshallah, kapag isa sa buhay niya ang ating mga babanggitin. Sa mga walang asawa rito, hindi lunas yung pag-aasawa ng pangalawa, pangatlo. Magdagdag, hindi. Kasi baka lalong lumala yung problema kapag mag-aasawa ng pangalawa kay pangatlo. Tayyib, bro. Tayyib. Maluwanag. Maluwanag, Jalil. Yan lang. Kasi yung mga hindi kasama yung asawa, akala yung lunas ka agad, pag-aasawa. Hindi, mga kapatid. Tandaan mo, pinunta mo rito para magtrabaho sa portahan yung pamilya mo, hindi magdagdag ng problema. Kasi kung mag-aasawa ka, tapos yung asawa mo is mahina yung pananampalataya, baka ma-stress yan. Diba? Problema pa. Lalong lumala yung problema, imbis na masolusyonan. Pero, hindi natin yung topic yun. Yung topic natin, general siya, about sa kalungkutan, miserable, tataka ka, maganda naman yung kinikita niya, malusog naman yung katawan niya, wala naman sakit, pero bakit malungkot siya? Araw-araw na lang malungkot, anong dahilan? Tandaan natin yung lungkot, mga kapatid, ito ay kabilang sa mga sundalo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinapadala sa mga tao. Ngunit ang isang sumasampalataya kay Allah, kaya niya itong kalabanin. Una, para matanggal ang lungkot, ay ang dua. May dua, mga kapatid, na dapat natin isaulo ito. Bawat isang Muslim, dapat sa ulo niya ang dua na ito para kung dumati yung sandali na siya malungkot, mubashara, sasabihin niya kaagad ang dua na ito. Sino yung nakakasaulo ng dua na ito? Dua na tungkol sa kalungkutan. Sino may sa ulo? Ikaw, Ustaz. Hindi, kayo. Sa inyo. Inshallah, dapat sa ulo natin ito, ha? Bid nila. May isang dua na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga dua pa ang babanggitin natin dito at itatagalog natin inshallah. Ang sabi rito, Allahumma inni a'udhu bika min al-ham wal hazan wal ajaz wal kasal wal bukhl wal jubun wa dal'ad-dayn wa ghalabatir rijal. Ito yung dua, mga kapatid. O Allah, nagpapakupkup ako sa iyo mula sa kalungkutan at kadalamhatian. Lungkot at dalamhati, tayo ay nagpapakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So may dua pala. Wal ajaz, ito yung ajaz, ito yung walang kakayanan. Nagpapakukup ka rin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala rito. Wal kasal, yung pagiging tamad. So kung tamad yung isang tao, tamad magising ng umaga, tamad magtrabaho, ito yung dua. Tamad mag-review, magbasa, mag-aral, ito dua. Basahin natin yung dua na ito. Wal jub, wal bukhul, nagpapakukup ka rin kay Allah sa pagiging maramot. Kasi hindi magandang katangian yung pagiging maramot eh. Ano po, kapag Muslim ka, dapat maging ano ka. Pagbigay ka. Tayyib. At kasunod ng waljubun, yung pagiging duwag. May mga tao laging duwag. Takot sa future niya, takot sa hinaharap. Kaya minsan ayaw magbigay, ayaw tumulong, ayaw lumabas. Takot. Lagi nakaramdam ng takot. So yung takot niya, mga kapatid, dapat kinakalaban yan. At yung pagiging duwag, dapat hindi taglay ng isang sumasampalataya yan. May mga tao na masyadong matapang na wala naman sa lugar yung pagiging matapang. So mali yun, mga kapatid. Yung bawat konting
talo lang. Ano, suntukan tayo. Ha? Haman kagad ng gulo. Patayan tayo. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taong matapang eh magtaas ang sabar. Sino yung taong matapang, Abdul Jalil? Yung kaya niya alamin yung sarili niya kapag diretso na. Kaya niyang kalaban ang kanyang sarili kapag siya ay nagalit. Ito yung taong matapang. At nagpapakupo pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, patungkol sa dal'adain, yung ng utang. Yung baon. Baon sa utang. Baon sa utang. Kaya kung may utang ka, dapat bayaran ka agad. Kasi kung ang tao ay may utang, laging problema din. Pinatagal mo, babaon ka. Kasasahod lang, isip ka agad yung utang niya. Bro, sahod mo ngayon. Padala na rito. Problema naman, kapag tayo may utang, huwag natin antayin, ha? Sige tayo, bayad ka agad. Ayun yung tama, ayun yung isang Muslim. Ang Quran, subhanallah, napakaganda dahil kumpleto ang batas, pat kahit yung pag-utang, inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ilista, kailangan may maglilista, dalawang tao, mangungutang ko sa ibro, tapos may maglilista, ito. At alam, sasaksi sa kumagaling inutang. Ganito kaano yung Islam kaganda. Kaya nga kung pag-aaralan ng mga Kristiyano ang Islam, magtataka siya, may mga batas, may mga doktrina, may mga paniniwala, kumpleto. Ultimong halimbawa, yung aso uminom sa pinggan, may paraan ng paglinis, hindi lamang basta tubig, hindi lamang basta sabon, di ba? Kailangan may lupa, unahin ng lupa, tapos pitong beses sa tubig para matanggal yung dumi ng laway ng aso, yung najis. At yung pakipagsiping sa asawa, may paraan din, di ba? Kompleto ang Islam. So dito, tayo rin ay intusan ni Propeta Muhammad SAW sa dua na ito na matanggal, hindi tayo mabaon sa utang at hindi tayo yung apihin ng mga tao, yung maliitin ng mga tao. Kasi ang tao, kung tingin ng tao sa kanya, maliit siya, manghihina siya. Kaya ito yung dua upang makalaban ang lungkot. Una, ano yung unang dahilan para makalaban yung lungkot, matanggal yung lungkot? Dua. Banggitin yung dua na ito. At meron pang isa na lagi natin itong napapainggan din sa mga kapag tayo nagsasalan ng tahajud o tarawih sa imam. Allahumma inni abduk ibnu abdik, ang sabi rito, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmik, adilun fi qadaik, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, samayta bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه. Ang sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino mang tao ang basahin niya yung dua na ito na ating sinabi, tatanggalin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang kalungkutan at dalamhati sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, dapat saul natin yung mga doon na ito. Kung hindi natin masaulo, at alam ko, siguro dahil dalawa yung doon na binanggit natin, i-research natin sa YouTube. No? O kaya sa Google, makikita kagad natin yung doon na ito. Pangalawang dahilan upang matanggal ang kalungkutan, al-ikhlas. Yung maging malinis, dalisay palagi ang ating mga puso. Kapag tayo ay gumagawa ng isang gawain na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pakitang tao. Walang kasama si Allah sa ating ginagawa. Hindi para sa tatay mo, para sa nanay mo, sa asawa mo, sa mga anak mo, o sa kung kanino man. Ginagawa mo yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang ikhlas, mga kapatid, dahilan yan upang maging masayang isang tao. Maging masayang isang tao. Tulad ng sinasabi ng mga ulama, kung gusto mong maging pantay o papaano malalaman ng mukhlis ang isang tao, dalisay ang kanyang puso. Kapag nagpantay ang kanyang gawa, hayag ulihim. So kapag ang tao, pantay ang kanyang gawa, halimbawa, ito may mga nakikita sa iyo. Nakikita nila paano ka magsunna, paano ka magsala, paano ka magbasa ng Quran, paano ka magdikir. Ganun ka rin kapag ikaw ay nag-iisa. Pero kapag magkaiba yung gawain mo sa hayag, sa nakikita ng tao at hindi nakikita ng tao, may problema sa ikhlas ng isang tao. Yung pangatlong dahilan upang matanggal ang ating lungkot, at tafakkur fi ni'amillah, ang pagninilay-nilay o yung pag-iisip sa mga biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang na rito, yung pag-iisip sa ating sarili mismo. Mga kapatid, masaya kapag ikaw ay nakakasujud, magpasalamat ka kay Allah. Dahil pumunta ka sa ibang masjid, may mga tao na hindi marunong magsujud. Kaya magsujud, ibig kong sabihin dito, hindi kaya magsujud gawa ng may sakit na. Kapag nakakahinga ka, magpasalamat ka kay Allah. Biyaya sa inyo Allah yan. Punta ka ng ospital, ang daming hindi makahinga.
Ang iba dyan, nakakoma, may sakit, hindi makatayo, hindi makalakad ng maigi. Pero ikaw, mashallah, malusog ang pangatawan. Samantalay mo yan sa paggawa ng ibada, pagsamba kay Allah. Andito ka, malusog yung pangatawan mo. Nasa Saudi ka, kapag may pera ka, punta ka, 100 riyal lang, umra. Hindi yung ante ka palagi, kailan yung umra bro? 80 lang, yung... Ustad, 80. Kailan? Oh, yung iba, 80 riyal lang. 80 lang. Yung iba, kapag mag-umra, kailangan free. Kapatid, ang paraiso ni Allah, mama, hindi binibigyan ng libre yan. Kaya pinagpapaguran. Umra tayo ng ating sarili lang, hindi yung puro, bro, ano tayo? Umra tayo. Kailan yung umra ng Jalihat? Wala naman problema ron, kasi maganda yung kasama yung mga kapatiran. Pero kung kaya mo mag-umra, yan. Mag-umra ka mag-isa, walang nakakita sa'yo. Di ba? At may pera ka rin. Mas maganda yung gumagawa ka ng pagsamba na mula sa'yo. Dahil biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagninilay-nilay sa biyaya ni Allah, dahilan upang matanggal ang ating malungkutan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا. Kung bibilangin nyo lamang ang mga biyaya sa inyo ni Allah, hindi nyo ito kayang bilangin. Kung bibilangin lamang ninyo ang mga biyaya sa inyo ni Allah, hindi nyo ito kayang bilangin. Sa ating sarili pa lamang, kapatid. Alhamdulillah tayo, lahat na nandirito siguro, kumpleto yung ano, katawan, malusog, walang sakit. Biyaya yan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Diba? Alhamdulillah. Pang-apat na dahilan upang matanggal ang lungkot, yawmuk, yawmuk. Kung ano yung araw mo, yan yung araw mo. Yung mga nakalipas, huwag mo nang alalahanin yun. Huwag mo nang isipin. Huwag mo nang nakaraan yung mga nakaraan. Abdul Jalil, ha? Tapos na yun. Past is past. Ika nga. Baka, kapag maalala mo, yung mga nakadaan, subhanallah, iiyak ka lang. Ang saya-saya ng araw mo kasama yung mga brother, pero inalala mo yung nakadati. Subhanallah, sana ganito yung ginawa ko. Ganito sana. Malulungkot lang tayo. Nakaraan si Ustad. Kung ano yung nangyari ngayong araw, mag-focus ka ngayon. At sa future naman, kung ano yung hinaharap, huwag mo alalahanin dahil yan ay nasa kamay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maging focus ka kung anong meron ngayon. Yung nakaraan, tapos na. Pinagtaubahan mo na, nagbalik loob ka na kay Allah, kinalimutan mo na, huwag mo napahirapan sarili mo. Kasi minsan, tayo nagpapahirap sa sarili natin. Tapos na. Tapos na, tapos pinapahirapan yung sarili. Inaalala pa yung nakaraan. Mga kapatid, hindi niya kayang ibalik yung nakaraan. Ngunit kayang ituwid yung pagkakamali sa buhay. Kaya pa magbago. Kahit kano kalaking kasalanan mo, pagkakamali mo sa buhay, bukas palagi ang pinto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ang panglima, upang matanggal ang kalungkutan sa ating mga sarili, at tawakkul ala Allah. Ang ganap at totoo na pananalig kay Allah. Ito, lagi natin napapakinggan yung pananalig, yung tawakkul na tinatawag. Pero hindi naman totoo yung tawakkul. Dito nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Hindi nagkakaroon ng problema. Lagi niyang iniisip yung, ano kaya babahin mo anak ko? Yung asawa ko? Kaya yung problema. Kaya yung problemado. Yaki, magtrabaho ka lamang. Tapos kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya magbibigay ng biyaya sa'yo. Halal, ang importante, halal. May mga ganyan tao, napakarami ng mga tao na iniisip palagi yung future. Ano kaya yung anak ko? Yung kinabukasan ko, ganito, ganyan. Ah, wallahi, huwag ka matakot. Huwag ka matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang malis ha, huwag kang matakot sa future mo. Na kay Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Kami ang bibigay ng biyaya sa inyo at sa inyong mga anak. May mga tao, yung pagbubuntis masyadong takot. Ayaw magbuntis yung asawa. Bakit? Kasi mahirap lang tayo. Hindi ba tayo yung umma? Tayo yung umma na inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magparami. Maghanap ka ng asawa na anakin at mapagmahal. Sapagkat si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay, proud sa atin. Huwag tayong gumaya sa mga wish na konti lamang yung anak. Nagpapalaygit nga yung iba. Tayo mga kapatid, maging proud ka. Palaygit. Kaya dapat, inshallah subhanahu wa ta'ala, kung kaya magdagdag ng anak, Janil, ha? Anak. Hindi asawa, Ustad. Anak. Paano pag hindi mga anak ang asawa, Ustad? Pag hindi mga anak, di yun. Pwede magdagdag, di ba? Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ito yung ganyan mga kapatid, kailangan ganap palagi yung tawakkal natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag peke yung pananalig. Maging ganap ang ating pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran. Pakinggan natin ha. Alladina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yung mga tao na nananalig dito kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tapat, tapat ang pananalig nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, dinaragdagan ang kanilang mga iman.
ang kanilang mga pananampalataya lumalakas. So kapag lumalakas ang iman ng isang tao, hindi siya magiging malungkot. Dahil alam niya na ang nangyayari sa kanya ay kadar mula sa kagustuhan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pang-anim na dahilan at as-sabar, yung pagtitiis at pagtitimpi. As-sabar. Kaya ang taong hindi marunong magsabar, hindi marunong magtiis, laging ano yan, problemado. Bakit? Magsisisi siya. Sana hindi ako nagsalita ng ganito. Sana hindi ako nanakit. Problemado siya. Hindi siya makamugod. Ayan, hindi siya makamugod. Diba? Kung ang tao marunong magtiis, magtiyaga, inshallah, magiging masaya siya. At yung kalungkutan na kanyang dinadala, mabilis mawawala yan. Ang sabi ni Ali bin Abi Talib, as-sabar. Lamig. Ang pagtitiis, ito ay ra'sul iman. Ito ay ulo ng pananampalataya. Ngayon, kapag walang sabar ang tao, ibig sabihin, mabilis mawawala ang kanyang pananampalataya. Ang sabi ni Ali bin Abi Talib, as-sabar, ang pagsasabar, ang pagtitiis ay ra'sul iman. Ito ay ulo ng ating pananampalataya. At yung pang-pito, al-mudawama al-a'mal as-salihah. Ang tuloy-tuloy na paggawa ng mga mabuting gawa. Partikular, yung pagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Subhanallah. Ito yung malinaw na dahilan na yung mga gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahilan upang maging masaya ang isang tao. Sino man anya ang gumawa ng kabutihan mula sa kalalakihan at kababaihan wa huwa mu'min. At syempre yung paggawa niya ng kabutihan hindi lamang basta gawa-gawa, hindi, siya ay mu'min, naniniwala kay Allah. Umaasa siya na siya gagantimpalaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Bibigyan namin siya ng mabuting buhay dito sa mundo. Tayyiba. Dahil kang tayyib. Di ba? Lagi natin narinig shlonek, tayyib. Akbar, tayyib. Mabuti ka ba? So kailangan, kung gusto mong maging mabuti ang pamumuhay mo dito sa mundo, gumawa ka ng kabutihan. Ito yung dahilan, mga kapatid. Dito sa Saudi Arabia, magtataka ka, yung mga matatandang Arabo, o kaya yung mga Saudi mismo, marami sa kanila, nagpapatay ng masjid sa Pilipinas, sa mandako ng mundo, sa Africa. Di ba? Gumagawa ng kabutihan. Yung mga masjid, laging puno ng tubig. Allahu Akbar. Nag-uunahan sa paggawa ng kabutihan. Nagpapatay ng mga madrasa. Hindi naman sila nagpo-post ng mga picture nila. Ito, donated from ganito. Hindi naman sila nagpapakilala. Yung isa sa mga eskwelahan sa Baguio, halimbawa, yung Al-Ma'arif, Ashari. Al-Ma'arif. Kung saan doon kami nakapag-aral. Karamihan sa mga nag-graduated, hindi kilala ko sino nagpatayo niyan. Allahu Akbar. Kasi walang nakalagay doon, ito yung nagpatayo, ito yung mga pangalan, ganito, ganyan, wala. Ganito yung resulta ng kabutihan, mga kapatid. Ang resulta ng kabutihan, magiging masaya ang buhay sa mundo. At, kabilang sa mga mabuting gawa, upang maging masaya tayo, unang-una rito, kathratu dhikrallah, yung palagiyang pagdidikir kay Allah. Subhanallah, alhamdulillah, hindi yung pagkatapos ng sala, wala nang dhikir. Pagbabasa ng Quran, mga kapatid, ito, ang Quran at yung pag-istighfar kay Allah. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar. Sino man yung lagi nag-iistighfar, nagsasabi na astaghfirullah. Humingi lagi ng kapatawaran kay Allah. Ito yung sabi, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sa bawat pagdadalamhati, tatanggalin niya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magbibigay sa Allah ng pintuan para matanggal ka diyan. Wa min kulli dhikrin makhraja, at sa bawat kagipitan, yung kasikipan, masikip yung dibdib mo, papaluwagin niya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil ikaw ay nag-iistighfar. Ito pa yung panghuli. Wa yarzuqu min haythu la yahtasib. Yung lagi nagbabalik loob kay Allah, yung lagi nag-iistighfar, bibiyayaan siya ni Allah ng walang katumbas. Na hindi mo kayang bilangin yung biyaya na yan. At kabilang na sa pinakamalaking biyaya sa atin, mga kapatid ni Allah, ang Islam. Nandito tayo Islam. Ang tao na ang akala niya ang biyaya sa kanya ni Allah, ang asawa, alhamdulillah, anak, alhamdulillah, sakyan, alhamdulillah, pagkain, alhamdulillah, anak, alhamdulillah, inumin, yan, pera, negosyo. Kung ang tao, iniisip niya yung biyaya ni Allah, dyan lamang umiikot, may diferensya ang utak niya. Dahil ang pinakamalaking biyaya sa atin ni Allah, mga kapatid, ang Islam. Pinakamalaking biyaya sa akin, sa iyo, sa ating lahat ni Allah, ay ang Islam. Ang makilala natin, ang lumikha sa atin. Napakaraming tao sa buong mundo yan, pag-alagala, nag-iikot, kung saan pumupunta. Hindi alam kung saan gagastusin yung pera. Ang daming mahihirap sa mundo, nagpapakabalo yung tao kung may buhay ba sa labas ng mundo. Paano mabuhay dun? Samantalang ang lawak-lawak ng mundo. Tignan niyo yung pag-isip ng tao. Pero ang Islam, subhanallah, kumpleto.
alam natin yung gagawin natin. Dahil meron tayong sariling doktrina, ang Quran at sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tinuturuan tayo kung ano yung gagawin natin sa ating buhay. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, nawa tayo nakapulot ng aral. Ganito lamang. Baka naibitin na yung iba sa atin. Gusto na maglaro ng basketball. Eh, pag-aral pa. Ah, meron pa, pag-aral. Meron pa. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yak. Bro Isa, assalamu alaikum. Masyaallah, masyaallah.